Magandang umaga sa ating lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang alibughang anak na kung saan ay nais niyang makamit kaagad yung kanyang mana o kayamanan upang siya ay makapag-isa, makapag-solo sa kanyang buhay at makipagliwaliw hanggang siya ay umalis na sa kanilang tahanan na kanyang kinamulatan. May isang mayamang sa isang lugar na kung saan meron siyang dalawang anak na lalaki. At sinabi ng kanyang bunsong anak, "Ama, ibigay mo sa akin ang iyong kayamanan na ukol para sa akin." At ibinigay nga ng ama ang kanyang mana dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bunsong anak. Lumipas pa ang mga araw, ipinagbili niya ang kanyang nakuhang mana at lahat tinipon ang kabayaran at nagpasya ang bunsong anak na umalis sa kanyang tahanan at gusto niyang mamuhay mag-isa. Nagpakalalayo kung saan wala siyang nakikilala sa kanyang pupuntahan. Subalit ninais niyang nakipagsaya at dumami ang kanyang mga naging kaibigan. Habang meron pa siyang pera, ang kanyang mga kaibigan ay laging dumidikit sa kanya. At siya mismo ang siyang lahat ng mga pagkukulang kung saan man sila pumunta ay ang bunsong anak na lalaki ang siyang gumagasto sa kanyang mga kaibigan. Siya rin ay nakapagkaibigan sa mga maraming mga babae hanggang sa dumating ang panahon. Ang kanyang mga naipong pira na pinagbilhan ng kanyang mga ari-arian ng kanyang ama ay naubos na niya nang dahil sa kanyang pagliwaliw-waliw at paglayo niya sa kanyang sariling tahanan. Sa kanyang napuntahang bayan na kung saan naubos yung kanyang pera, siya ay wala nang makain. Kahit isang kusing o isang sentimo na kanyang nahawakang pera ay talagang walang-wala na. Kaya wala na siyang makain. Kaya ang ginawa niya at ang kanyang mga kaibigan ay unti-unti nang lumayo sa kanya. Hindi na lumapit yung kanyang mga kaibigan na kung saan nung marami pa siyang pera, siya ay dinidikitan at nilalapitan, kinakausap. Subalit nung naubos na yung kanyang pera, lahat sila ay lumayo at wala nang natira ni isa man sa kanya. Siya ay naghanap ng trabaho kung saan gusto niyang makakain, subalit yung kanyang napuntahan na mga gusto niyang makapagtrabaho ay hindi siya tinatanggap. Kaya nung panahon na yon ay gutom na siya. Kaya siya ay namasukan na lamang bilang tagapagpakain ng mga baboy. Subalit, ang sabi nung kanyang amo, ang lahat na dala mo na pagkain ng mga baboy ay ipapakain mo sa kanila sapagkat iyan ay para sa kanila. Subalit, ang alibughang anak ay talagang gutom na gutom. Kahit natira-tira nung pagkain ng baboy
ay ayaw siyang bigyan ng kanyang amo. Hanggang isang araw nang siya ay nagpapakain ng mga baboy. Dahil kumakalam na yung kanyang sikmura, ang gusto niya, yung mga tira-tira ng baboy ay kanyang kakainin. Subalit, hindi rin siya pinayagan ng kanyang amo. Kaya habang kumakain ang mga baboy, kanyang napagtanto na siya ay nakapag-isip-isip na kung saan yung kanyang pinanggalingan. Ang sabi niya sa kanyang sarili, ang aking ama ay maraming mga alipin. Lahat sila ay kumakain ng sapat at sagana. At maraming pagkain doon sa aking inalisang tahanan. Subalit naririto ako, kumakalam ang tiyan ko, sumasakit ang aking sikmura nang dahil sa gutom, hindi man lamang makakain. Kaya napag-isip niya na ako ay uuwi sa aming tahanan. At sasabihin ko sa aking ama, ama, patawarin mo ako, ako ay nagkasala. Gawin mo na lamang akong kagaya ng iyong mga alipin at huwag mo na akong ituring na isang anak sapagkat ako ay nagkasala. Habang siya ay nagpapakain ng pagkain ng mga baboy, ay nagtindig siya at dali-daling umalis doon sa pagpapakain ng baboy at siya ay umuwi sa kanilang tahanan. Samantalang yung kanyang ama ay araw-araw pa lang naghihintay sa kanilang tahanan. Na tuwing umaga sa kanyang pagising, siya ay nakaupo sa durungawan. Siya ay hinihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya isang araw, nung ang ama sa kanyang paghihintay, sa kanyang nawaglit na anak, ay may natanaw siyang sa malayo na kung saan ito ay pasuray-suray at gulanit-gulanit damit at ang kanyang buhok ay hindi na maayos. Subalit, kanyang napansin yung taong papalapit papunta sa kanilang tahanan ay yun pala yung kanyang anak. Kaya ang ginawa ng ama ay mabilis na tumakbo at niyakap yung kanyang anak sa liig at ito ay hinagkan. Kaya sa sobrang tuwa ng kanyang ama, ay tinawag niya ang kanyang mga alipin. At halika kayo at kunan niyo ng masuot at magarang damit ang aking anak. At pumatay kayo ng pinatabang guya at tayo ay mga katuwa at magsaya tayo sapagkat bumalik na yung aking nawaglit na anak. Kaya ang ginawa ng mga alipin, sila ay pumatay ng pinatabang guya. Sila ay naghanda at sila ay nagsaya at sila ay nagkatuwaan. Samantalang yung panganay na anak ay wala doon sa bahay nila. Siya ay nandoon sa kanyang bukirin. Siya ay nagsasaka pagdating ng paghapon. Siya ay umuwi. Subalit, nang siya ay malapit na sa kanyang tahanan, ay may naririnig siyang mga kasayahan at na mga nagtutugan. Kaya dali-dali siyang humakbang papalapit at sa di kalayuan ay nakita niya yung kanyang
kanilang alipin at tinawag niya. Ano bang mayroon dito? Bakit nakakasaya ang mga tao? At bakit mayroong mga tugtugan? Ang sabi ng alipin sa panganay na anak. Dumating na, patid. At siya ay binihisan ng iyong ama ng magarang damit at pinagpatay ng matabang guya upang mga tuwa at mga awitan ang lahat sapagkat natutuwa ang iyong ama nang bumalik na ang iyong bunsong kapatid. Subalit, ang panganay na anak ay hindi nasiyahan sa sinabi ng kanilang alipin. Siya ngayon ay nagalit. Subalit yung ama ay nakita siya doon sa labas ng kanyang tahanan at lumapit sa kanya. At sinabi, at sila ay nagtalo na kung bakit nagawa mo ito, na kung bakit yung bunso kong kapatid na kung saan nilos tayo yung lahat ng iyong ari-arian. At ito ay ginamit na kung saan-saan samantalang ako na araw-araw na naglilingkod sa iyo ni maliit lang na kambing ay hindi mo ako ipinagpatay upang ang aking mga kaibigan kami ay mga katuwaan man lamang. Subalit, ang sabi ng kanyang ama sa panganay niyang anak na lalaki, anak, ang lahat ng pag-aari ko, lahat iyan ay sa'yo. At ikaw ay laging nasa piling ko, samantalang ang kapatid mo ay nawalay at namatay. At ay karapat-dapat na magkatuwa tayo at magsaya tayo sapagkat ang kapatid mong ito ay muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Sa kwentong ito, tayo ay makakapulot ng aral na kung saan kung mayroon tayong minana sa ating mga magulang ay kailangan ito natin pahalagahan at bigyang pagpapahalaga upang ito ay mga tuwa sa atin ang ating mga magulang. Kung bago lang kayo sa aking channel ay mag-comment po kayo dyan sa baba at mag-subscribe na rin po at pakipindot na rin po ng bell button upang maging update kayo sa mga kalaman na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Can anybody out there hear me?